at talakayan sa DWIC. Panghimay sa mga isyong pambayan, palayak sa mga personalidad sa likod ng balita, komentaryong umaatikabo, balanse at patas na pananaw sa mga usapin. Ito ang balita at talakayan sa DWIC. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan po ni J. Mike Dagala, ito pa rin po yung likod, Drew Nacino. Babati ko na magandang morning, man! Handa na ba kayo? Oh, ilang days na lang bago mag-halalan, tama ba? 98 days na lang bala bago mag-election 2022. Ayan, mga suki ho natin, no? Mga suki ho nating taga-subaybay, nakatutok ho sa kanika na pong mga talapitan. Magandang umaga ho. Mga nakatutok via RPN Radio Stations nationwide at siyempre sa ating social media, ewiz882am.com, sa ating pong website at Facebook page, DWIZ882, like, share, and subscribe, lalo na rin sa YouTube. Magandang morning din po. At syempre, batiin din natin si Boss Edgard Cabangon. Magandang umaga po, Boss Edgard. At syempre, mga suke, mga gising na! Oh, ready na ho ba kayo bukas? Dahil eto na ho yung sasalubong sa atin, ang dagdag presyo. Hindi lamang ho sa mga produktong petrolyo, pati na rin ho sa mga pangunahing mga bilihin. Mga misis, kuha na kayo ng sweldo kay mister. Truin mo ang presyo ng krudo simula ho pang limang sunod na ho na linggong taas presyo yan, ha? Yung oil products, oh, dahil 70 to 80 centavos daw ang taas singil dyan sa diesel at gasolina. Tapos meron pa sa ano, sa yung mga yeah, noodles, tinapay, gatas, kape, lahat na lang. Ano, height na lang ang hindi tumataas. Ha? Tama nga naman, ha, si Ate Andrea Jong. Ay, si Drew pala ulit. Salamat, Ate Andrea. Si Drew pa rin ho ito. Inyo pong lingkod. Jason Celis, good morning din. Si Jaylon Hylon, magandang morning. Si Evelyn Ariza Diwa Banks, magandang morning. At si Susan Heronimo at si Ate Annette Alegre D. Maraming salamat si Salvation Rolusta, nakatutok ko sa atin pong Facebook Live. Maraming salamat. Oh, mga maghihigpit na ho kayo ng sinturon. Good morning, Ate Zen Roman, mula ho dyan sa lalawigan ng Bataan. Ang tindi niyan. Oh, sige, subukan natin si transport sector. O kaya, try mo nga tihiyas si, sa DTI. Baka pwede. Oh, try natin kasi para malaman natin kung magkano, kung kasi sinasabi 6% ang itataas ng mga ng presyo ko ng basic commodities, 6%. So kung limaw, kung 50 pesos, probably tataas yan ng 6 pesos, 'di ba? O kasi 5 o 6 pesos, magiging 56 na ho, 'di ba? So mag-aano na naman tayo, malaking adjustment na naman ho itong gagawin natin. At piruin mo, 6% ang itataas. Pero sinasabi naman ng DTI, pwede naman kayo mamili. Meron naman ho kayong mga pagpipilian na ibang brands na basic commodities like ho ng noodles, mga gatas, di ba? Mga powdered, mga evap or condensed milk. Meron naman ho kayong mga pagpipilian. So, sige. At ituloy ho natin ang balitaan, talakayan ho ngayon pong araw na ito na Lunes, sa oras po na 6 na sandali makalipas po ang alas 6 ng morning! Balita at talakayan sa DWIZ. Yung update ho ay bukas ho, balik ho ang Metro Manila at pito pang lalawigan sa Alert Level 2. Maluwag na naman ho tayo, mga katodos. At ang Metro Manila, so babalik na naman ng Alert Level 2. Yung no vax, no ride policy, wala na ho yan. Automatic na ho yan. Lusaw na ho yan. So pwede na ho kayong gumala. Kaya may bakuna, kaya wala. Labo-labo na!
Diba? Pero mag-iingat pa rin ho kayo. Yan naman ho ang sinasabi lagi ng DOH. Kahit ho maluwag na, mag-iingat pa rin ho tayo. Mag-iingat pa rin ho kayo. Oo. Si Mami ni Tay pala nanonood. Ay, nga pala, magkape na tayo, Mami ni Tay. Masarap yung kapeng barako. Masarap yung kapeng barako pampagising. Ngayon pong huling araw ho sa buwan ng Enero dahil bukas, Lunar New Year. Nakabili na ho ba kayo ng mga tikoy? Mga kababayan ho natin ng Filipino-Chinese. Pero wala namang mga aktibidades dyan ho sa bandang Binondo sapagkat ipinagbawal ho ng pamahalaang lungsod ng Maynila yung mga aktibidad dahil para iwas nga daw ho sa COVID-19 kasi posible ho yan na maging super spreader event. Oy, si Paterno Roluna, maganda umaga rin po. Ay, si Kuyang Genesis Chavez, suki ho na, matagal na ho nating suki ito, si Kuyang Genesis Chavez, mula ho dyan sa California sa US of A. At eto, tama-tama, alamin na ho natin ang dako tayo sa sektor ng transportasyon. Nasa kabilang linya po natin, si Alta President Calando Marquez. Magandang umaga po, Calando. Hello, yes sir. Sir Drew, good morning. Good morning po, kumusta na po? At magluluwag na naman tayo bukas, Calando. Kaya po eh, talagang kumbaga sa higpit ng sentron eh, putol na yata yung baywang namin. wala nang may lalagay na laman. Nakaw, grabe kala. Dahil mukhang mag-ano naman na, mukhang babawi naman na sa mga pasahero, di ba, Calando? Kasi maluwag na. Alam niyo sir, sa totoo lang, kung ganito, unang-una ho, hindi lang naman yun yung binibili natin. Pag bumili ka ng galunggong, 300 isang kilo, di ba? Ah, mahal talaga. Bumili ka ng baboy, mahigit 300 isang kilo, di ba? Oh, magpapapultang ka pa so, bukas, dagdag presyo sa krudo. Oh, dahil talagang itataas na naman, sinabi kahapon sa akin yung tumawag yung kabilang istasyon kahapon. Ang kaibigan natin yung sa DCMM, yun nga ang sabi sa akin ni Sir Alvin. So, wala tayong magagawa dahil unang-una kasi ho, yung batas kasi natin ho, walang ano eh. At yung batas natin, sila rin yung magninegosyo eh. Sila rin yung nagpasa, pero sila yung nagnegosyo. Pre-protectionan lang yung kanilang negosyo. Dahil yung kanilang pagkikita, yung pagkakitahan nila, talagang wala. Baga sa ano, talagang di ko maintindihan. Nahihirap na lang ipaliwanag, Sir Dro. Opo. Pero Calando, meron namang ayuda sa LTFRB, di ba? Para kayo ay kahit paano makaluwag-luwag. Alam mo, sa totoo lang, yung ayuda na sinabi noon na 1 billion sa dami ng ating sasakyan nationwide dahil hindi lang naman kami sa Metro Manila. Yan nga lang ho yung sumasama lang ng loob yung ating mga ibang hanay ng uri ng transportasyon dahil bakit lang daw jeep lang ang anak ng Diyos sa Pilipinas. So yung mga UB Express, yung mga tricycle, yung mga iba't ibang uri, sabi namin, wala kaming magawa, sabi ko, dahil kami lang kasi ako yung nag-iingay pagdating ng pangangailangan simulat sa pool. Kaya ganun ang nangyari. Pero sa totoo lang, sir, kasama rin namin na anak ng Diyos yung mga yon na naghihirap din. At unang-una, doon sa ayuda na ipinamimigay nila yan. Nakatanggap na ba lahat? Nakatanggap na lahat? Mas marami po yung hindi nakatanggap. Nako! Mga ilan ho kaya yan, Calando? Kung yung kwenta namin po ay hindi pa nabigyan ho nung kalahati. Na pumabasada. Kalahati, ha? Oo. Okay, kaya dyan sa LTFRB, kung bilangin nila po, sila na po yung magkwenta kung ilan yung ating tumatakbo sa buong Pilipinas, yung halaga na ibinibigay nila. Hindi ko alam kung paanong magic. Pero bakit hindi ho nabigyan?
O hindi nakatanggap? Sila kasi ang nagbababa po ng listahan dahil dapat po ay magrehistro o magano yung mga tumatakbo na may prangkisa ay panibago sana ang registration ulit kung sino yung mga nakapagparehistro noong mga 2 years ago. Huwag yung ngayon dahil ngayon po ay marami po ang hindi nakapagrehistro. Dahil ang mahirap po sa LTFRB, sabi po nila, napakaganda po yung kanilang binaba na MC na may exemption na hindi ka magbabayad ng penalty doon sa mga hindi na pagtakbo ng inyong sasakyan dahil nga doon sa pandemic. Pero sa katotohanan, sinisingil nila lahat ng penalty pag nag-registro ka. Pati yung supervision fee, annual report, yung registration, lahat po sisingilin ang mga penalties. So yung kanilang department, yung inisyo nila na MCO, hindi na nila po ginagalang. Arabang sinabi na yung narinig sa TV, narinig sa radyo na mataas yung presyo nyo, bakit na sa TV? Ganito lang ang presyo. Eh, di bumili ka sa TV. Parang ganon. Pero Kalando, bukas, pang 5 sunod na linggo na ito, kasi biruin mo, ang tanong ng taong bayan, baka sumundot kayo ng, dagdag singil ang mga driver natin dyan. Alam nyo, matagal na namin na gusto yan eh. Pagkatapos, pagka nag-file kami, kagaya ng ipinail namin noon po, yan, diba? Katakot-takot na inabot namin na wala namang kaming pinakinabang ni kahit sintabo doon sa ipinail namin. Nagsayang lang kami ng oras dahil nga ho, hindi naman po inaproban na so nagsalita siya ang secretary. So iginalang pa rin namin na ang gusto lang sana namin, Sir Dro, yung dating piso na binawas namin noon na naging 10 piso ang ating minimum, binayaran na namin yun ng Permatrix. Kung baga sa ano, binili na namin, isinauli lang namin nung bumaba yung presyo. Nag-voluntary kami na nagbaba. Dahil kasi sinasabi sa amin, lalong-lalo na yung mga magagaling natin na magsalita, eh wala kami daw puso. Oo. So, nagboluntaryo kami noon na nagbigay. Ngayon ho, kailangan na namin, ayaw po nilang ibigay. So, ayun ho, ganun po kasakit po yung buhay ng larangan ng transportasyon. Dahil nga po, ganito po yun, Sir Dro, ano, paliwanag ko lang ng kaunti. Yung ating binibili na mga gamit, halimbawa, bumili ka ng bagong sasakyan, di ba? Deregulated ang presyo na bibilihin mo. Walang pakialam ng gobyerno kung magkano ang presyo, di ba po? Pero bibilihin mo yung krudo, deregulation law. Bibilihin mo yung gasolina, deregulation law. Pero pagdating na pumasada ka na, ang batas na iiral, regulated. Kontrolado ng gobyerno kung magkano yung pamasahe mo. So, paano kami kikita ngayon? Dahil nga doon lang ang alam namin na hanap buhay at nandoon na kami, wala na kaming maatrasan, di ba? Dahil kung aatras kami, mauhulog kami sa bangin dahil hindi na kami kakain yung pamilya namin. Yun yung sinasabi ko. Mauhulog ka na sa bangin, so ihuhukay ka na lang, di ba? Lalo na may restrictions pa rin, Kalando. Eh. Hindi pa naman 100% nakakasakay. Pero yung iba na pupuno na. Tama, Sir Dro. Yun ay lakasan loob. Ang problema na naman namin, ganito po, yung nang nangyayari na yan, di huhuling ka, tinikitang ka na. Pupunta ka na naman doon sa tubusan. May arigluan na naman doon sa nanghuli. Okay. Oo, di ba ho? Kaya ganyan ho yung buhay ng transportasyon. Para bang tingin namin po, para bang wala kami ng pupuna, sabi ko sa iyo, Sir Droy. Kung umatras ka, baliktad ka, punta ka sa bangin, di ba? Kung umabanti ka, hindi mo naman makagagawa dahil huhuliin ka naman, di ba? Kaya kahit saan ka pumunta, mahuhulog at mahuhulog ka.
So ano kaya, na lang mo ang panawagan nyo, Kalando? Mabuti pa nga yung mga nangungulorom, Sir Dro. Yung nangungulorom, may bantay pa na enforcer. O, di ba? Eh, pero kaming mga legal, lahat ng hirap inaabot namin. Okay. Ganun o, itanong nyo po yung mga ibang mga operator po na legal. Ganyan po kahirap ang dinadanas po namin. Abonado pa kayo. Okay. Oho, kaya gusto lang namin mabuhay. So lumalaban na kami ng, lumalaban na lang kami kung parehas ba o hindi parehas. Basta bahala ka na, ipikit mata mo na lang, baka magising ka pa bukas. Parang ganun. So paano huya, kung sakali Kalando, eh, kung tumaas pa uli yung presyo ng krudo, kaya nyo pa ba? Talagang yung sabi ko sa inyo, Sir Dro, kung kakayanin, maaring kakayanin, kaya lang ho, yung dating, kumbaga sa isang bangus, tilapia, no dati hatiin mo yun ng dalawa, eh ngayon, apat na hati na yung ipapaulam mo sa pamilya. Ganun, ho. Yung dati mong kinakain mo na medyo masarap-sarap ng bigas, na binibili mo na medyo mahal, ay bibili ka ngayon ng bigas, eh baka yung mas mahal, wala nang ulam, gano'n na lang. Ilulugaw mo na lang. Makatawid lang. Parang gano'n lang ho yung aming ano. Kaya hindi na kami nagsasalita dahil yung sinasabi na tupad na meron kaming makukuha, hindi naman kami kasali. Kaya nakakalungkot, Sir Dro, na sana sabi ko nga namin eh, mag-eleksyon na sana para makita na kung sino yung mananalo at baka sakali yung manalo ay may konsensya. Okay, well said po. Kalando, good luck po sa ating lahat bukas at alert level 2 na ulit tayo. Sana makabawi pa. Nagpapasalamat kami doon sa alert level 2 na sana ho yung aming mga kahilingan ay mapakinggan naman kami. Kaya lang ho, para bang gaya nga yung salita nga ng mga enforcer na sinasabi ko dahil bumibiyahe yung illegal, yung kolorum, pero kami, hirap kami dahil pag sumobra ka ng pasahero, eh huli ka, di ba? Okay. Sige. Kaya inaabangan kami ng mga mandarambong sa daan. Kaya maraming salamat, Sir Dro. Salamat din, no? Salamat, Kalando. Salamat, Sir. God bless po. God bless, oh. Sana makarami-rami ng pasahero at makabawi pa ang mga super ho natin. Oras ho natin, 20 minuto makalipas ng alas 6. Balita at talakayan sa DWIZ. Ay nagbabalik sa balita at talakayan ngayon pong last Monday, last day na po ng Enero, January 31, 2022 sa pagkakataong ito. Silipin muna natin ang ihatid na balita ng ating kasamaan ho na si Patrol 5, Kuyang IIU Pangko. DWIZ Patrol Report. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Sa forum na balitaan sa Maynila, kinumpirma ni Manila Vice Mayor Hany Lacuna Pangan na ngayon ay meron na lamang 1,488 na aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Wala na rin anyang pasyente sa mga itinayong quarantine facilities at mayroon na lamang 23% ang COVID bed occupancy. Sa ngayon ay 20% na lamang o yung katumbas ng 73 katao ang mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 ang naka-admit sa COVID field hospital sa Rizal Park. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ngayong araw ang malawakang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa lungsod ng Maynila na isasagawa sa 44 na health centers, 4 na malls at 6 na community sites para sa general population ng minor. Tuloy pa rin ang malawakang pagbabakuna ng first at second dose sa 4 na malls at 6 na community sites. Mayroon pa rin booster shots sa mahigit 3 buwan na nakalipas mula ng mabakunahan ng second dose sa 4 na malls at 6 na community sites. Nasa o para sa booster shots sa mga four-wheel vehicles, tuloy pa rin
ang 24/7 drive-thru booster vaccination sa Carino Grandstand, gayon din ang booster shot drive-thru vaccination para sa motorcycle at bicycle rider sa Kartilya ng Katipunan. Ang booster shot drive-thru vaccination para sa PUB drivers sa bagong ospital ng Maynila naman. Mayroon pa rin vaccination para sa minor edad 12 hanggang 17 anyos at mga adults sa bagong kumpuning Manila Zoo. Sa mga hindi makakapunta sa mga vaccination sites dahil sa pagiging bedridden o naka-wheelchair o physically challenged ay patuloy ang personal home service vaccination ni Vice Mayor Hani Lacuna sa mga tahanan. It is patrol number 5 by Pangkatagulat, simple method ng lakas, DWIC. Balita, talakayan sa DWIC. Patrol 5, Goyang Ayayu Pangko at mula ho sa lungsod ng Maynila. Alamin naman natin ang sitwasyon mula sa Central Luzon, Ronda, Provincia. Atid na detalye ni Johnny Gole. Yes, magandang umaga. Mananatili sa alert sa level 3 itong lalawigan ng Pampanga hanggang sa Pebrero 15. Ito yung rekomendasyon na nanagmula sa National Interagency Task Force on Infectious Diseases sa OIFAF. Maliban sa lalawigan ng Bulacan na bumaba na nga sa alert level 2, lahat nitong mga probinsya o anin na probinsya pa dito sa Central Luzon, kabilang na nga rito yung Pampanga, ay nasa alert level 3 pa hanggang nga sa kasalukuyan. Kahapon nakapagtala ang Pampanga ng 5,025 na COVID-19 positive sa nasabing bilang 345 ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Maging ang lungsod ng Angeles ay kabilang din sa alert level 3 hanggang sa kasalukuyan. Samantala, matapos na itong halos siyam na taong pagtatago sa batasa dahil naman sa kinakaharap niyang kasong panggagasa na sakuti na nitong Castillo's Police Station at iba police station itong suspect sa kanyang hideout dito sa iba Zambales. Kinilala ngayon ito si Police Colonel Fitz E. Mascariola, ang provincial director nitong Zambales Police. Ang suspect na si Paul Del Mar Quintana Carino, 27 years old, ng Barangay San Pablo dito sa iba Zambales. Ito ay may standing arrest warrant dahil sa nabanggit na kaso mula sa sala ni Judge Jose L. Bautista ng RTC Branch 73. Kabilang din naman ang suspect ayon dito kay Mascariola sa mga most wanted persons dito sa Zambales. Dahil nga sa tinakasan niyang kaso sa hukuman ng halos siyam na taon ng pagtatago sa batas. Marahil inaakala nitong suspect na limot na ang kinakaharap niyang kaso dahil sa haba nga ng panahon na kanyang pagtatago, kaya muli itong nagpakita dito sa kanilang lugar mula sa pinagtaguan niyang probinsya. Sa tulong ng iba police station at provincial police sa Mobile Force Company ay natunto ng kanyang hideout dito sa naturang lugar. Ito ay nakatagdagi harap na sa hukuman na para naman sa kumpirmasyon ng kanyang pagkakahuli pagkatapos nitong gagawing dokumentasyon na dito sa himpilan ng pulisya, saka ito ay sa ilalim muna sa medical check-up. So yan ang update. Abuti sa gitna ng Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat sa himpilan ito ng lakas DWIC. Balita at talakayan sa DWIC. Salamat si Johnny Gole mula ho dyan sa Central Luzon. Uy, teka lang, batiin lang natin itong mainit-init pa ho itong balita na ito dahil sa larangan ho ng sports ay pasok na ho sa FIFA Women's World Cup 2023. Ang Philippine Malditas ho matapos pong talunin ang Chinese Taipei via penalty shootout sa quarterfinals po ng AFC Women's Asia Cup, na ipanalo po ng Malditas ang laro sa penalty shot po ni Sarina Bolden. 4-3 po ang score. Magandang performance din po ang ipinamalas ng goalkeeper na si Olivia McDaniel sa make or break moment. Ito po yung unang beses na maglalaro ang Pilipinas sa Women's World Cup for the first time in history. Sa World Cup po, papasok po ang sa World Cup, Women's World Cup, papasok po ang Pilipinas. Haharapin naman po ng Malditas ang Korea
sa semifinals po ng Asia Cup. So good luck ko sa Philippine Malditas, ha. Go get the gold, ha. Tama-tama 'yan para pang-boost ng moral ng mga Pilipino. All right. Sa pagpapatuloy ng balita talakayan, tayo po muna ay magbibigay paalala sa tinhong himpilan. Oras mo natin 6:29. Balita at talakayan sa DWIZ. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na lang balita talakayan. Sa ngalan po ni J. Mark Dagala, ito pa rin po niyo lingkod Runasino. Bumabanti ho na magandang umaga sa atin mga suking taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat ho mga listeners ho natin, mga kababayan ho natin. Uy, si Kuya Nelson Malinaw pala nakatutok sa atin. Ha? Suki ho natin ito, si Kuya Nelson Malinaw. Nakatutok ho sa Facebook via DWIZ 882. At kanina pinag-uusapan na, marami tayong pinag-uusapan, eleksyon, ekonomiya at kung ano-ano pa, di ba? Natawagan na rin natin kanina si Attorney Nangit na isa pong feng shui expert. Kanina binabanggit niya, no? Yung mga auspicious, mga swerte, kanga, mga magagaang daw na zodiac ngayon pong pagpasok ng Year of the Tiger. Biruin mo. So, bukas pa pala. Tikoy nga pala. Nakalimutan natin yung tikoy. Ati, yes. Oo. Baka... Sabi ni Kuya Wenero, oo nga naman, no, nakakalimutan natin kanina yung ano, yung sa haba-haba ng usapan natin dito, ngayon lang natin nabanggit yung tikoy, ano? Mamaya. So, wala. Si Pangga nga pa. Oh, Happy New Year, si Pangga. Gusto ni Pangga yung mga usapan na ganyan, no? Mga New Year, Chinese New Year. Oh, si Pangga Ruth Abaw ho yan, yung napapakinggan po ninyo tuwing alas 8 po hanggang alas 9 ng gabi. Nasusundan naman ho ni Ate Judith Estrada Larino sa Dear Ate Juday. Alright, at sige. Tingnan natin kung makakuha tayo ng update kaugnay ho sa COVID-19. Bukas ko kasi ay magluluwag na ho tayo. Ha? Balik alert level 2 na po tayo bukas. At gusto ko lang matanong sana kung sino man na makakuha natin sa panig ng IATF. No? Kung yung pagluluwag bukas, kasi ang tanong ng taong bayan, pwede na lahat. Di ba? Kung pwede na ba lahat? Oo, yun ang tanong. Sige, maya-maya si Doc Ted. Subukan natin si Doc Ted. At kung ano na yung update sa bakunahan ho sa mga menor de edad, 5 years old hanggang 11 years old. Ha? Mga minors ho yan. Babakunahan ho yan. This week po yan. Ha? Pagpasok ho ng, kung di ako nagkakamali, Pebrero a 4. Ano? This Friday na ba yan? Yung bakunahan ho ng mga menor de edad na 5 hanggang 11 taon. Si Miriam de los Reyes Torres, Happy Monday sa atin pong lahat. At si Lydia Gordo, maraming salamat din ho sa inyong pong pagsubaybay. Yung palang, meron kasi tayong mga natanggap rin ho na balita kanina, yung mga binabanggit din ho sa balitang Todong Lakas. Yung mga bata na aksidente ba ito eh, yung mga naglalaro ho ng hiringgilya, sila ho ay nag-positibo sa COVID-19. At yung kinatawan ho ng laboratorio na nagtapon ng medical waste, eh humingi na ho ng paumanhin. So ang tanong ho kasi doon, paumanhin na lang ba, 'di ba? Ang tanong ng taong bayan diyan po. Eh kasi ho itong laboratorio po na 'yan, yung palang nag-sorry, humingi ng paumanhin, COVID positive din pala. Yung pumunta doon sa barangay, kaya yung mga barangay official ho doon sa Virac Catanduanes, particular nga ho dyan sa may barangay Concepcion, naka-quarantine ho. Kasi yung pumuntang kinatawan nung wala pang pangalan, di pa pinapangalanan kung anong laboratorio ito, ano. Yung pumunta dyan, COVID positive ho. At sinasabi nga ho ni Barangay Chairman Anthony Arcilia, yung mga bata ho na na-infect po ng COVID-19, edad 3 hanggang 11 po.
at naka-isolate po yan at binibigyan po ng mga gamot, vitamins. So mahalaga maitanong ho natin ito kay Dr. Ted Herbosa. Bakit naman na pinaglaruan, di ba? Tapos ito pa ha, mga katodos, yung sumuway doon sa tao na nagsaway doon sa mga bata, COVID positive din. Tinamaan din ho ng COVID-19. Pero mo, nagsaway lang yun ng mga bata, sabi nung nagsaway. Uy, wag kayong maglaro ng hiringgilya. Tapos ayun na, natamaan na ho sa kasamaang palad ng sakit dyan ho sa Vera Catanduanes. Itinapon ho kasi itong medical waste doon sa Aplaya, sa tabing dagat. So pinaglaruan ho ng mga bata. Diba? So, sino ba ang liable dyan ho sa insidente po na yan? Ulitin ho natin, mga bata ho itong mga nahawaan. Ito pong COVID-19. Ano po ito? Pitong bata po. Ito pong nakapulot ng gamit po na hiringgilya mula ho dun sa basura ng laboratorio na nagtapon ho ng medical waste. So, yung medical waste po na yan, tinambak ho sa kahabaan ng tabing dagat sa Barangay Concepcion. So, sana no, makuha natin ang panig na itong, of course, Dr. Herbosa na rin. Ano? At sino nga ba ang dapat na panagutin diyan, sasagutin ba nila yung pagpapagamot ng bata, ng mga bata, 'di ba? Pitong bata 'yan, ano? At ang tanong diyan kung bakunado na rin ba yung mga bata o babakunahan pa lang, 'di ba? All right. At speaking of COVID-19 pa rin ho, mga katodos, ang DOH po ay nanindigan sa kanila pong naging desisyon na alisin na po yung restriction para po sa mga travelers na papasok po sa Pilipinas. At tama. At nasa kabilang linya na ho natin via Zoom ang medical advisor po ng National Task Force Against COVID-19. Magandang umaga po, Dr. Herbosa. Dr. Magandang umaga, Drew, at magandang umaga sa mga nakikinig dito sa DWIC. Opo, at welcome back po, Doc Ted. At bukas, balik alert level to na ho tayo sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Sa tingin nyo ho ba, kaya na, manageable na itong ganitong cases ng COVID-19? Oh, Drew, no? Ang ating health system ay continuous na maraming kama, hindi masyadong marami ang na-ospital. Sang-ayon ako doon sa pagbaba to alert level 2 ng ating alert level dito sa NCR, sa Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte, at Basilan sa Mindanao. So ito yung mga binaba, no? Itong okay. Probinsya sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasamang NCR, ito yung mabababa ang mga cases, no? At walang, hindi puno ang mga ospital. So very important yung sitwasyon na yon. So ang basihan naman natin ng pagtaas eh pag na magko-collapse or mahihirapan ang ating hospital or healthcare system. Pero yung vaccination rate natin okay naman, Doc Ted, kumbaga may batayan naman yung pagbababa sa alert level 2 sa pagdating sa vaccination rate. Tama, yung dami ng ating nabakunahan, over 58 million Pilipinos na, no? Lampas na tayo ng 54% ng total na populasyon, ano? Lampas kalahati na tayo. Dito sa NCR, mas mataas tayo. Okay. Mas mataas ang ating rate. Ang kiniklaim natin, parang almost, 100% plus, kasi nga, tumulong tayo magbakuna sa Rizal, Bulacan, Laguna, Cavite, nagpunta rin yan. Yung mga, basta nagtatrabaho ka sa ibang LGU. Opo. Kahit saan ka nakatira, babakunahan ka rin ng LGU na yun. So, yung numero natin parang lumampas pa dun sa populasyon talaga ng NCR na kailangang bakunahan. So, maganda ang sitwasyon dito. Siyempre, may iba pa dyang hindi pa nababakunahan o ayaw magpabakuna. So, ngayon, automatic, no? Yung issuance kasi nung unvaccinated sa public transport ay only during alert level 3. Mm-hmm. So hanggang ngayon na lang yun, na alert level 3. Bukas, alert level 2 na tayo.
pwede na silang sumakay ng public transport. So, maluwag na ulit, Dokter, ano? At speaking dun sa mga maluwag, no, yung mga uuwi na galing sa ibang bansa, ano ho ang inyo pong reaction? Kung okay lang ba na alisin yan, yung mga restrictions? Tama, Drew, no? Starting tomorrow and February 10 bababa na sa fully vaccinated ko, ikaw ay traveler. Okay. Babalik ka ng Pilipinas, fully vaccinated ka. Ang kailangan mo na lang ay negative PCR test 48 hours bago ka sumampa sa aeroplano before you ride the plane. Basta may negative PCR ka na, pagdating mo, i-require ka na lang at wala kang simptomas, wala kang lagnat, wala kang ubo, wala kang sipon. Ikaw ay i-require na mag self monitor. Okay. Ang term natin eh, self monitor for additional 7 to 10 days. So siguro sa bahay or sa saan man. So, ibig sabihin ng self-monitor, kung may naramdaman ka, mag-isolate ka. Kasi yun ang advice natin. The moment meron kang maramdamang simptomas, isolate. No? Mm-hmm. At mag-consulta. Yung pangalawa, yung unvaccinated, yun ay tuloy pa rin yung kanilang 5 days hotel quarantine. Pagkatapos, test pa rin, iuulitin ang kanilang PCR test. Mm-hmm. Kung sila ay negative, tsaka pa lang sila i-release doon sa kanilang bahay para ituloy yung 10 days na home quarantine. So yun yung pagluluwag natin. Tapos yung mga non-visa, yung visa countries, bibigyan na yata ng visa yung mga 100 plus na bansa. Mm-hmm. At by Feb 10, papayagan na silang makabisita sa Pilipinas ang tourism mode, no? Ibig sabihin nun, tingnan din nila yung alert level doon sa lugar na pupuntahan nila. Mm-hmm. Kaya importante yun kasi nga kahit pumunta ka dito, pasok ka sa Metro Manila, pero alert level 4 pala yung gusto mong puntahang tourist destination, eh baka magka-problema ka rin sa entry. Okay, Dr. Linawi lang natin. So, meron pa ba o wala ng quarantine-based facility? Meron pa ba? Meron pa rin sa unvaccinated. Kung ikaw ay unvaccinated, kung hindi ka unvaccinated or partially vaccinated, yung isa palang dose. Kasi considered unvaccinated yung one dose. Mm-hmm. So kayo ay magpa-facility-based quarantine pa rin at uulitin ang PCR nyo. Yung fully vaccinated, niluwagan na siya. Okay. At speaking of vaccination, kailan ho ba magaganap ito? Kailan mag-i-start yung bakunahan sa mga batang, tama ba, 5 to 11 years old? This week na ba yan? Oo, hinihintay na. Sisimula tayo sa February 4, no? Mag-umpisa tayo dito sa several 17 locations yata sa Metro Manila. Iba yung mga ospital, kagaya nung dati, uunahin natin yung mga batang may comorbidity, kaya sumali yung ilang select na hospitals, heart center, children's. At sila ay mag-uumpisa magbakuna, pero sunod-sunod na yun. Tutuloy na rin buong nationwide na. Hindi na tayo gagawa ng NCR tapos maghihintay ng another week. No? The moment dumating ang supplies natin, which is arriving this week, no? This week natin ini-expect dumating yung first tranche of arrivals. Mm-hmm. 15 million doses na pinapadeliver natin para sa ating mga 5 to 11 years old. So, okay. May mga kailangan, ano? Parang birth certificate yan ng bata, edad, informed consent, kailangan, yes, pupunta, sasama isa sa mga magulang, yung nanay o tatay para pumirma. Kung walang nanay at tatay na nandito at nasa OFW, ibang bansa, kailangan may power of attorney yung lolo o tito o kung sino man yung guardian. Mm-hmm. Pagkatapos, kung merong karamdaman yung bata, kailangan may medical certificate galing sa kanilang doktor na pwedeng bakunahan at hindi kumokontra yung personal position na bakunahan yung bata. Okay. Anong bakuna ho ito, Doc Ted? Pfizer po ito. Pfizer lang. Pero ibang, Pfizer pa lang ang, okay, may approval ng ating FDA sa edad na 5 to 11. Alam ko, nag-apply din yung Sinovac. Opo. From 3 years old upwards, no? 3 to 17. Pero hindi pa naglalabas ng approval ng EUA para sa ganong edad. So, ang gagamitin lang natin muna ay yung Pfizer pediatric pambata at
iba ang formulation niya kesa dun sa ginagamit nating Pfizer ngayon. Mas mababa ang concentration at mas mababa ang dose. In fact, yung isang dose niya, isang vial niya, 10 dose. Mm-hmm. Compared dun sa current natin na 5 to 6 doses per vial lang. Okay. Bilang panguli na lang, Dr. Ted, ano, ang bukas magluluwag na tayo. Ano ko ang panawagan nyo sa atin ng mga kababayan? Baka kasi isipin nung iba na sige, gulan ng gulan tayo, maluwag naman na. Thank you, Drew, for that reminder. Ang report kahapon, 16,000 cases pa rin yata ang total. Almost 17. Almost 17, yes, no? Alam pa, 16. 17, madami pa rin yun, no? Madami pa rin yun. So, nandiyan pa rin si Omicron nasa paligid natin. At alam naman natin, pwede pa rin mahawa. So, importante, kung hindi naman importante yung lakad, huwag na lang lumabas. Magsuot ng mask paglalabas ng bahay at umiwas tayo sa matataong lugar. At kung hindi pa kayo vaccinated, panahon na para magpabakuna talaga para hindi kayo maging problema. Well said po, Dr. Ed. Marami pong salamat sa oras po ninyo. Gandang umaga po. Magandang umaga, Drew. Magandang salamat umaga po sa inyong lahat. Good luck po sa inyo, Dr. Ed Herbosa, ang medical advisor po ng National Task Force Against COVID-19. Oras po natin, meron na lamang po tayo 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Balita at talakayan sa DWIZ. Alright, tayo po ay nasa huling bahagi na ng balita at talakayan ngayon pong Monday morning, ngayong January 31, 2022. At sa kalam pa rin po ni Jay Magdagala, ito pa rin po niyo lingkod, Drew Dacino, bumabati ho na magandang morning sa ating mga suking taga-subayba. Yung mga nakalimutan natin na batiin sa YouTube, mga suki ho natin, nakatutok ho sa YouTube. Ang dami dito, na natambak na yung mga ano natin sa YouTube. Ito, unahin natin. Si Carlex Crespo, ka-vlog, si Luz Dalisay, si Hard Chaps, magandang umaga. Si Mario Clemente, oy, magandang morning. Oy, congratulations sa Philippine Malditas for advancing sa FIFA World Cup. Maraming salamat. Si Sheila Bugtong at si Black Ranger, si Dennis Fernandez, si Jalon Hylon. Oh, si Proud Pinoy, maraming salamat din. At si Carding Domingo. Si Roy, magandang umaga rin po. Mga suki ho natin yan, mga taga-subaybay ho natin. Si Roberto Briones, nakatutok ho dyan mula sa lalawigan ho ng Bulacan. Makakaano pa? Kaya pa ba? Tiyas? Baka ano na? Ipit na eh, no? Oo, ano na lang eh, 10 minutes na lang eh. O siya, at maya-maya ho, antabayanan ho natin yung magiging result. Mamaya na kaya ito, baka abutin pa ng bukas, holiday na eh. Ay, wala palang pasok bukas, no? Wala pala, kaya pala, oo. At sana, no, mailabas na yung decision, ha, dun sa hinihintay ho ng taong bayan, dun ho sa disqualification case ni dating Senator Bongbong Marcos. Ha? Bukas kasi, holiday na eh. Kung ipagpapabukas pa yan, ala na, hindi na makaka... Ano, dapat talaga ngayon na, di ba? Oh, speaking of dating Senator Bongbong Marcos, ang DOJ daw po nag-iimbestiga na po doon sa isa pong TikTok user na nagbanta daw, na itutumba si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At inihayag nga po ni Attorney Charito Zamora, ang officer in charge po ng DOJ Cybercrime Division, seryoso raw po ang naturang issue kaya't inatasan na niya ang tanggapan ni Kerry Woods. Meron palang ganun sa DOJ Cybercrime Division, TikTok Law Enforcement Outreach, na tutukan po yung insidente. Meron palang ganun, ano? Ngayon lang natin, TikTok, wala bang ano? TikTok Law Enforcement Outreach. Pinasisiyasat na rin po ni Zamora sa NBI Cybercrime Division. At nagpatulong na rin po sa PNP ACG o Anti-Crime Group upang imbestigan ang nasabing banta ng TikTok user. Nadiskubrean niya nila ang banta umanong pagpatay kay Marcos matapos makatanggap po ng tip
ang kanilang tanggapan na may kumakalat na post sa naturang social media platform. Inihayag naman ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita po ng dating senador, na magpapatuloy ho ang campaign activities nito sa kabila ho ng banta. Hindi natitinag! Alright, si Joy Joy Gampang. Hello po, Sir Drew. Stay safe. God bless from Bacoor. Oy, si Flor Delis Espadilla, mukhang kagigising lamang. Good morning din sa'yo. Si Kakang Louie Angeles, good morning din, Kaka. Si Sixto Ronald Loyola Jr., maraming salamat din po sa inyo pong pagtutok, pagsubaybay sa Ratsyada sa Umaga at syempre sa Balita at Talakayan. Okay, oo, sige, ganun na lang, Tihiyas, kasi ano na eh, okay na yun. Bukas sa holy day naman eh. holy day, mga kababayan ho natin, mga Filipino-Chinese, na kanya-kanyang handa, pero walang masyadong mga engranding aktibidad dahil para iwas COVID-19 na rin po. Usually naman, mga inahanda, gustong-gusto ko yung matchang. Alam mo ba yun? Masarap yun, matchang. Yung binalot sa dahon, na para siyang ano ba sa Kapampanga, arroz ala Valenciana ba 'yon? Oh, masarap 'yon. Syempre, mga Chinese food, 'di ba? Oh, 'yan, tikoy, kagaya ng hinahanap ni Kuya. Gusto ko yung brown, yung iba kulay puti. Kami gusto namin yung brown para matamis-tamis, 'di ba? Aha. Ano to? Ang bagal talaga, ni Secretary Anto. Sabi ni Sixto, si Ate Andrea Jong at si Sixto Loyola Jr. Nagre-reklamo si Kuyang Sixto. Wala na ho kayong quarantine. Tikoy pandan. Pandan tikoy. Yun ang flavor na gusto mo. Alright. Ulitin natin, wala na akong quarantine-based facility para ho sa mga fully vaccinated individual na magbabalik bayan. Yung quarantine-based facility po, para daw po yun sa mga unvaccinated as per Dr. Ted Herbosa po ng IATF, o ng National Task Force Against COVID-19. So malaya, kahit paano, malaya naman na tayo bukas. Maluwag-luwag na, pero although ang pinapayo ho ng IATF at ng NTF, mag-doble ingat pa rin ho tayo sapagkat mataas pa rin ho ang COVID-19 cases. Almost 17,000 po ang naitala kahapon. 16,900 yung additional COVID-19 cases, habang yung active cases po more than 202,000, though bumaba naman ho, nasa 200,000 pa rin ho yung aktibong kaso ng COVID-19. At sinasabi ni Sixto, para daw tamales. Oo, yun, parang try. Tama, parang tamales, sabi ni Sixto Loyola. Nagugutom ako, Sixto. Naikwento mo pa tuloy, parang gusto kong kumain. salamat, Sixto. Tapos may mga laman-laman pa yun, no? Kundi manok, baboy, di ba? Ay, ang sarap. Oo, tama. Yun, kagaya nga ng binabanggit natin, mabalik tayo dun sa COVID update ho natin. Bukas ho, alert level 2 na ho. Balik na ho tayo sa mas maluwag ho na restrictions sa Metro Manila at 7 pang lalawigan, including yung Cavite, Rizal, Bulacan, Basilan, Batanes. Though ang Laguna po, alert level 3 pa rin pala ang Laguna. Ha? Medyo naiwanan ng Laguna. Although ang Laguna, katabi lang ng Metro Manila. So, ibig sabihin, hindi pa rin ho ganun ka-safe, kumbaga, ang COVID cases doon sa Laguna, kasi nasa alert level 3 pa rin ang Laguna. Si Galit Ramon, maganda nga umaga. Good morning si Galit Ramon. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Yung mga si Kuya Mon Samson nga pala. Good morning, Kuya Mon Samson. Maraming salamat sa iyo, Kuya Mon Samson. Kapi-kapi na tayo, Kuya Mon. Kung nasaan ka man ngayon, si Kuya Mon Samson. Si Kablog, nanonood din si Raymundo Odonyo. Good morning din po sa inyo. Watching from Bahrain pala. At si Roberto
Clemente, si Hard Chaps, si Aki, magandang umaga rin, si Jelly at si Christina De Jesus. Marami hong salamat sa inyo pong pagsusubaybay via YouTube sa atin hong mga sukiho natin. Masarap talaga ang matchang dyan sa Ongpin. Manyosa sa Ongpin. Oh, masarap talaga si Kuya Roberto Briones, lalo na sa may ano bandang sa bandang Salazar, 'di ba? Ang sarap diyan sa bandang Salazar. Si Levi Lipa Jr., thank you po Mr. Blanca sa info. Si Philip Adolete, Hector Ragonot, maraming salamat din po. Si Genkuro Shuriken, suspended na ba yung Novax, no right? Opo. Ulitin ho natin ha, suspended po ang no vaccine, no ride policy po ng DOTR, linsunod ho sa utoso ng IATF or ng gobyerno of course, kasi po balik ho tayo sa alert level 2 lalo po sa Metro Manila. So ano na naman ho tayo, maluwag na naman. Kaya mag-ingat-ingat pa rin ho kayo, hindi ho porkit maluwag na kayo ay mag-banjing-banjing na lang, 'di ba? Mag-face mask pa rin ho kayo at kung kaya mag-face shield na rin ho kayo para po iwas din ho sa sakit. Oh, wala tayong oras bago mag-IC Balita Nationwide. Silipin muna natin itong wisdom, ang message po ng atin pong ama ng himpilan, of course, si Boss Edgar Cabangon. Ang sinasabi po ni Boss Edgar dito, sabi niya, makinig ka ha, makinig ka Kuya Winner, makinig tayo lahat. There are two things we need to forget, the good things we have done to others and the bad things others have done to us. Think good, think God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Yan po ang mensahe po ng ating pong ama ng himpilan. Walang iba si Boss Edgar Cabangon. Marami pong salamat, Boss Edgar. At dyan po pansamantalang nagpapaalam ang palatuntunang balita talakayan sa ngalan po ni J. Mark Dagala. Ito po muli nyo lingkod, Drew Nacino. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan IZ Balita Nationwide. Balita at talakayan sa DWIZ